Mga kagaganapan sa mundo ng boxing na dapat niyong malaman ngayong araw at dito lamang yan sa Sports Manda Boxing Breaking News. Mark Magnifico magsayo, panalo kahit na natalo. Natalo man ang ating kababayan si Mark Magnifico magsayo. Paldo naman ang kanyang bulsa dahil sa guaranteed purse na naiuwi matapos ang full 12 rounds ng pakikipagbakbakan kay Brandon Figueroa. May tumataginting na guaranteed purse na $300,000 si Magsayo o mahigit 16 million pesos kung 54 ang palitan ng dolyar. Pwede pa itong umabot ng kalahating milyong dolyar o 27 million pesos dahil sa pay-per-view sales ng laban. So far, ito na ang pinakamalaking earnings ni Mark Magsayo sa kanyang boxing career. Kumita ng $150,000 si Magsayo versus Julio Ceja noong 2021. Kontra naman kay Gary Russell Jr., may guaranteed purse na $175,000 si Magnifico plus 40% sa pay-per-view sales. Matapos naman makuha ang WBC title kay Russell at depensa nito kay Ray Vargas, lumobo sa $275,000 plus 40% pay-per-view sales ang kita ni Magsayo. Napansin natin ang trend mga idol na pataas ang earnings ni Magsayo. Natalo man kay Figueroa, sulit naman ang kanyang kita. Ang tanong lang eh, tataas ba o bababa ang kikitain ni Mark sa una niyang laban sa Super Featherweight Division? Yan ang ating aabangan mga idol. Samantala, nakita naman ni Brandon Figueroa ang senyales na ayaw ng lumaban ni Mark Magnifico Magsayo. Sa kanyang post-fight interview, nabanggit ni Figueroa na madali daw makita sa kilos ng isang boksingero kung pagod at wala ng lakas sa laban. Lumalambot daw ang kanilang tuhod at madaling bumagsak kahit matukuran lang. Isa daw itong senyales na hindi na gustong kumasa ni Magsayo at gusto na lamang na ma-survive ang laban. By fighter's demeanor when they're gassed out, exhausted, when right away when you see an opponent fall down that easily, that means that he's showing signs that he doesn't want to fight. Because I saw that I damaged him to the body, I just got an inside and just worked him. Well, real talk lang mga idol. Totoo na pagod at dapa na si Magsayo dahil sa conditioning issues nito. Agree din ako sa nakita ni Figueroa na gusto na lang ni Magsayo na umabot ang rounds. Pero hindi ako sang-ayon na ayaw ng lumaban ni Magsayo. Actually, gusto pang kumasa ni Magnifico kaso hindi na lang talaga kaya ng kanyang katawan. Agree ba kayo dito mga idol? Samantala, Shakur Stevenson at Vasyl Lomachenko nagkita sa Top Rank Gym. Nag-usap nga saglit ang dalawang fighters at mapapansin na lubhang mas malaki itong si Shakur. Nagbiroan pa nga ang dalawa ng tanungin ni Stevenson si Lomachenko kung kailan ang laban niya ka Devin Haney. Ibinigay ni Lomachenko ang maling petsa na May 12 pero agad namang itinama ni Shakur dahil ang petsa ng Haney versus Lomachenko ay gaganapin sa May 20 at ito nga daw ay sa Las Vegas. Abangan muli ang mga boxing news updates bukas ng alas 6 mga idol. Maraming salamat at God bless!